Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Tapos na po ang kamustahan natin. Nakamustahan na po natin ang ating mga katabi, ang ating mga kasama. Ito po nga ang araw na ginawa ng Panginoon para purihin at pasalamatan siya sa lahat ng ginawa niya sa ating buhay. Tayo po ay magsitayo kung handa na po tayo. Amen. Sabi po sa salita ng Panginoon, kung mayroon po kayong mga Biblia sa Awit chapter 29 verses 1 to 2. Sabi po dito, purihin ninyo si Yahweh mga likha sa kalangitan, kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kalwalhatian. Purihin ang kanyang maluhating pangalan, sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Tayo po ay manalangin, hallelujah, yes Jesus, yes Lord, we worship you, we honor you, Panginoon. Ikaw ay napakabuti at dakilang Diyos sa aming Panginoon. Ikaw ay tapat, Panginoon. We thank you for all the opportunity, Panginoon, to gather in your name, O God. Kami ay lumalapit sa inyong harapan para awitan at sambahin ka, itaas ang iyong ngalan, Panginoon, sa araw na ito. Pasalamatan ka sa lahat yung iyong ginawa, Panginoon, sa iyong lahat ng iyong pagpapala sa aming Panginoon. Sa pagbibigay ng kalakasan, Panginoon, salamat sa kaligayahan, Panginoon, kagalakan na ipinaparanas mo sa amin. Kahit kami ay nahihirapan, Panginoon, nandiyan ka, Lord God. Samahan mo kami, Panginoon, sa araw na ito, lahat ng iyong anak, Panginoon, na itago mo sa iyong likuran, Panginoon. Maging sentro ka, Panginoon, ng aming pananambahan sa araw na ito, Lord God. We pray, Lord God, lahat ng mga hadlang, Panginoon, sa bawat isa, lahat ng problema, lahat ng iniisip namin, nagkakapagabag sa aming mga puso't isipan, Panginoon, alisin mo ito sa araw na ito, Lord God. Ang araw na ito, Panginoon, ay para sa iyo, para pasalamatan ka sa lahat ng iyong ginawa sa aming buhay, O God. We pray, Lord God, sa magbabahagi ng iyong salita, sama mo siya. Ikaw ang mag-lead sa kanya, Panginoon, nawa nga lahat ng lalabas sa kanya mga labi ay magsilbing pagpapala sa bawat isa, Panginoon, at mamumutawi tayo sa aming puso't isipan, O God. We pray po, Panginoon, sa iba pang mga tatayo, Panginoon, itago mo sila sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw ang mahiyag sa kanilang mga buhay, Panginoon. We pray, Lord God, na mabigyan ka namin ng kaluguran at kaligayahan sa araw nito, Panginoon. We pray na bawat puso ng bawat isa, bawat desire ng puso ng bawat isa, Panginoon, ay maitaas ka sa araw nito, Lord God. Pangunahan mo kami, samahan kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Maranasan namin ng iyong presensya, Panginoon. Samahan kami ng iyong mga anghel, Panginoon, sa aming pag-aawitan sa iyo, Lord God. Lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo ng mapupuri pa sa salamat sa tanging pangalan mo. In Jesus' name, amen. Handa na ba tayo magpuri? Kung handa na po tayo, tayo po ay sumigaw ng hallelujah! Ay, parang wala pa. Parang hindi pa ready. Sumigaw po tayo ng hallelujah! Amen. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Sabi po nga sa ating aawitin, napakasayang magbigay ng papuri sa ating Panginoon dahil labis na galak ang ating mararamdaman. Amen? Amen. Hallelujah. Yes, Jesus. Palakpak po natin ang ating mga kamay.
umaga ay napakaganda, Lord God. Kung kami ay sama-sama, Panginoon, naaawis sa iyong ngalan, O God. Ikaw ang aming kalakasan sa bawat araw, Panginoon. Patuloy ka naming pasasalamatan. Hallelujah. Yes, Jesus. Diyos na buhay, patuloy natin siyang awitan pagkat siya'y dakila. Hallelujah. Praise your name on earth.
Lord, patuloy ka naming aawit ng Panginoon. Hallelujah, buksan po natin ang ating mga puso't isipan na maranasan natin kaluwalhatian ng Panginoon sa araw na ito, sa mga oras na ito, na siya ang lagi nating kasama. Unti man tayo, marami man tayo, andito ang Panginoon sa ating presensya. Hallelujah. It's Jesus.
sumasamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, turuan mo kaming manatiling tapat sa iyo, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na mapagkatotoo, maging totoo sa iyo, Panginoon. Na pag dumating ang panahon, magunaw man ang mundo at anumang bagay mawala, makakasama ka namin, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Nananatiling kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa langit-lawag ng pag-ibig mo. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa lagi-lawag ng pag-ibig mo.
Lahat ng ito, Panginoon, lahat ng awitin namin at pasasalamat, inaalay namin sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng anak ng Diyos ay pumalakpak ng malakas na malakpas para itaas ang pangalan ng ating Diyos sa buhay. Hallelujah. To God be the glory. Para po sa ating scripture reading, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para sa paggalang sa salita ng Diyos. Kung may mga Biblia po kayo, pakibukas po sa Roma chapter 12 verse 2. Roma chapter 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Maaari na po tayong umupo. Good morning, everyone. Kailan lang ay January. Ang bilis ng panahon. Ngayon ay August na. No? Birthday na ni Kuya Benji. Kailan lang nagse-celebrate tayo ng New Year. No? So, ngayon ay August na. No? So, dahil sisimula tayo ng bagong buwan, no? We'll be again starting another series. No? At for the month of August, ang ating pong focus ay renewal and growth. No? Yun po yung ating tema sa buwang ito. No? At sa buwang pong ito ay tututukan po natin, titingnan po natin ang mga bagay na kinalaman patungkol sa renewal and growth. So for this week, or this Sunday, on the first Sunday, we'll be talking about renewing your mind. At yung pong ating text na binasa ni Bel kanina ay matatagpuan sa Romans chapter 12, verse 2. Next Sunday naman, sa second Sunday, we'll be talking about growth through Scripture. At ang ating pong text ay 2 Timothy chapter 3, 16 hanggang 17. Sa third Sunday, Lord willing, the role of the Holy Spirit in renewal. Titus 3, 5. No? So, para at least, ano na tayo? Meron na tayong tinitingnan sa mga susunod na linggo. No? Sa fourth Sunday naman, we'll be talking about renewed strength in Christ. Isaiah 40:31. Yeah. And then sa week 5, sa fifth Sunday, ang August po kasi ay 5 Sundays. No? So, Lord willing, ito po yung mga naka-line up nating mga messages this Sunday at sa mga susunod na Sundays. No? So, from week 1 to week 5. No? So, nandiyan na rin po yung mga scripture text, no? Para ready na yung mga ma-assign na scripture reader. No? Okay? So, this Sunday, on the first Sunday, we'll be talking about renewing your mind. Yan. At yung pong binasa natin kanina, basahin ko lang po sa English. Sabi diyan sa English, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, magpapasalamat po kami sa umagang ito, sa pagsisimula po namin sa bagong series about renewal and growth. Dalangin ko nga, Panginoon, na patuloy po kayong mangungusap sa bawat isa sa amin. Dalahin ko, Panginoon, na ang inyong salita na ay pagbubulayan sa umagang ito ay tumimo sa aming mga puso at isipan. At nawa nga po anumang mga katotohanan at mga prinsipyo na makikita namin sa umagang ito, tulungan niyo po kami nang lahat ng ito ay aming maisabuhay. Dalahin ko po ang inyong banal na Espiritu ang siyang pumuspos at maglinis sa bawat isa sa amin. At nawa nga po, ikaw po ang patuloy na maitaas sa aming sama-samang pananambahan sa umagang ito. And Lord, as we hear your message today, nawa nga po, mananatili kami
in the spirit of worship. Sa pakikinig ng salita ay patuloy ka naming sasambahin at itataas. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po uli sa inyong lahat. No? We will explore Romans chapter 12 verse 2. A powerful verse that challenges us to renew our minds. No? Ito pong pagbabago ng kaisipang ito bilang mga mananampalataya ang siyang tutulong sa atin upang tayo po ay makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa bawat araw. No, titingnan po natin ang kahalagahan ng pagbabago ng kaisipan, paano ba babaguhin ang ating kaisipan at mga pag-uugali, at mga praktikal na kaparaanan para mabago ang takbo ng ating isipan sa bawat araw. So, isa-isahin po natin yan. Okay? So, unahin po natin the importance of renewing the mind. So, again, yung po mga paikot-ikot na yan, wala po akong kinalaman dyan. Si LJ po ang pasimuno dyan. The importance o kahalagahan ng pababago ng ating kaisipan. So, isa po sa mga sinasabi sa talatang ito, sa ating passage for today, ay may kinalaman sa pagbabago o renewal of the mind. Pagbabago ng takbo ng ating kaisipan. Hindi po ito literal na bibiyakin natin yung ating ulo at papalitan natin yung ating utak. No? Madugo po yun. No? Baka ay maipalit pa natin utak ng monkey. Naku, mahirap. No? So, una po na binabanggit dyan ay meron sinasabi rin si Paul na transformation. Kapag sinabing transformation, pagbabago po ito at hindi po conformity. Transformation and non-conformity. Meron sinasabi si Paul dyan na do not conform to the pattern of this world. Huwag daw po tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ano ba ang takbo ng mundong ito? Ano ba yung sinasabi ni Paul na huwag nating aayunan? Ang mundo po ay merong mga sariling values, may mga sariling priorities and behavior. Na madalas, ito pong kanilang mga values, priorities and behavior, madalas po ay salungat sa mga kalooban at kaparaanan ng Diyos. Now, ang sabi ni Paul, huwag tayong makiayon sa mga values, priorities, and behavior ng mundong ito na salungat sa mga kalooban at kaparaanan ng Diyos. Alam niyo po, kung tayo po ay makikibagay sa sanlibutang ito, sa takbo ng sanlibutang ito, ito po yung maglalayo sa atin sa Panginoon. Kapag tayo po ay sumang-ayon o nakisabay sa takbo ng sanlibutang ito, tayo po sa halip na mapalapit sa Panginoon, lalo po tayong mapapalayo. To conform means to comply with rules, standards, or laws. In this context, ang implication po nito, it implies adapting the behaviors, attitudes, and practices of the surrounding cultures. So kapag sinabing conform, ibig sabihin po nito ay nakikiayon tayo, sumusunod tayo sa mga rules, sa mga standards at sa mga laws. At dito po, sa kontekstong ito, ang sinasabi ni Paul dito, yung po sinasabi niyan, huwag nating sang-ayunan ay yung mga behaviors, yung mga attitudes, and mga practices ng kultura na nakapaligid sa atin. Si Apostol Pablo po ay hinihikayat ang mga mananampalataya na huwag i-adapt o huwag umayon sa mga kaugalian at mga values na laganap at talamak sa ating lipunan. Ang world na tinutukoy po dito ay nagre-represent sa mga system of values at mga paniniwala na madalas ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Yun po yung world na sinasabi ni Paul dito, hindi yung literal na world. Kapag sinabing world, ang ibig sabihin ni Paul dito, ito po yung mga system of values, mga paniniwala na hindi sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ano ba yung pattern ng mundong ito na sinasabi ni Paul, huwag nating sang-ayunan?
Una, meron po diyang mga cultural influences. Ito pong mga cultural influences na ito, kasama diyan yung mga societal norms, yung mga nakaugalian ng lipunan. Nandiyan po yung media, nandiyan yung mga peers o mga kabarkada, peer pressure, at anumang mga influences na nakaka-influensya sa ating pag-iisip o kaisipan, nakaka-influensya sa ating behavior na contrary o salungat sa salita ng Diyos. Kung ano-ano mga sistema, kung ano-ano mga impluensya ang sinasaksak sa ating isipan, lalo na sa mga kabataan ng multimedia, kasama na riyan ang social media. May mga values and beliefs ang mundong ito na gusto na lang i-adapt ng bawat tao o i-adapt ng maraming tao. Kagaya na lang nung nag-viral na ayaw magpatawag ng sir. Samantalang mukha naman talaga siyang sir. Niwala nga kabakas-bakas ng ma'am. Ayaw magpatawag ng sir. That's delusional and entitlement. Forcing everyone to believe what you believe and have the audacity to demand respect. We love them, but we don't have to conform to them. Mahal natin sila, pero hindi tayo sumasang-ayon sa gusto nilang isaksak sa ating isipan na tanggapin nila. O tanggapin natin kung ano yung gusto nilang ipatanggap sa atin. Gusto nilang i-adapt yung values nila. Gusto nilang i-adapt natin yung values nila. Gusto nilang tanggapin natin yung kanilang paniniwala patungkol sa kanilang sarili. Eh siya nga, confused kung ano talaga yung kanyang gender. Tapos pipilitin nila tayo na tanggapin at respetuhin yung kanyang pinaniniwalaan. No? So, isa lang yan sa mga cultural influences na nakapaligid sa atin. Meron pang mga secular values. No? Itong mga secular values na ito, itong mga values na ito, ang priority o ang mas pinapahalagahan ay mga material na bagay. Kapag sinabing secular values, ang pinapahalagan niya o mas priority niya ay mga makasariling o mga material na bagay o pagiging makasarili. Ito po ay laban sa mga espiritual na katotohanan at mga prinsipyong makadiyos. Mas inuuna nila ang mga ibang bagay at mga bagay at ang mga bagay tungkol sa Diyos ay hindi nila pinapahalagahan. Yung pong materialistic na pananaw. No? Pangatlo po yung temporal focus. The world's pattern, madalas ine-emphasize po dito yung immediate gratification. At ang sukatan po nila ng success, dinidefine nila ang success sa pamagitan ng kayamanan at status sa buhay. And yung pong pursuit of personal desires without regard for spiritual consequences. Sabi ni Paul, do not conform to the pattern of this world. This is a call to live a life that is distinctively Christian. Ang sinasabi po ni Paul dito ay mamuhay tayo at ipakita natin yung kaibahan natin bilang mga Kristiyano. Pakita natin yung kaibahan natin bilang mga tagasunod ni Kristo. Kaya ang sabi niya, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutang ito. Ito'y nangangailangan ng intentional at tuloy-tuloy na pagbabago ng kaisipan at commitment na ipamuhay ang pananampalataya sa lahat ng aspeto ng buhay. This transformation not only brings personal growth, but also serves as a powerful testimony to the world. Sabi pa niya, be transformed by the renewing of your mind. Ang pagbabagong ito ay isang ganap na pagbabago mula sa kalooban, sa ating inner being o inner man. Ito pong pagbabagong ito ay nagsisimula sa kalooban at ito po'y magre-reflect sa labas o panlabas natin. Ito pong lahat ng pagbabagong ito na sinasabi ni Paul ay nagsisimula sa ating kaisipan at pag-uugali.
sa kalooban. No? Ang pagbabagong ito'y nagsisimula sa kalooban at dahil dito nagbabago yung ating karakter at maging ang ating pananaw sa buhay. No? Kung nagkakaroon ng pagbabago sa ating inner man, binabago rin to, kasabay na binabago nito yung ating perspective, yung ating pananaw sa buhay. Ito rin ay pagbabago ng isip sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na proseso ng pag-align ng kaisipan, pag-uugali at paniniwala sa katotohanan mula sa Diyos. No? So habang binabago yung ating inner man o yung ating inner being, kasabay po nito binabago yung ating kaisipan sa pamamagitan ng pag-align ng ating kaisipan, pag-uugali at paniniwala sa mga katotohanang nababasa natin mula sa salita ng Diyos. Ang pagbabago ng kaisipan ay napakahalaga sa espiritual na paglago. Habang nagbababad tayo sa salita ng Diyos, sa pananalangin at sa patuloy na paggabay ng Espiritu sa atin, ang ating pagkaunawa at pagsasabuhay ng mga prinsipyong makadiyos ay lalong lumalalim. Sabi niya, then you will be able to test and approve what God's will is, His good and perfect will. Madidiscern po natin yung kalooban ng Diyos kapag tayo po ay hindi sumasang-ayon sa takbo ng sanlibutan ito at hinahayaan natin na ang Diyos ay baguhin ang ating inner character, ang ating kaisipan, babaguhin ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng clarity. Ang pagbabago ng kaisipan ay nagdadala sa atin ng kaliwanagan. At nalalaman natin o nadidiscern natin ang kalooban ng Diyos. Baka pray tayo ng pray ng God's will, tayo naman ay namumuhay ayon sa takbo ng mundong ito. Hindi natin makikita yung God's will hanggang hindi tayo nagpapasakop, nagpapasailalim sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. So, para ma-discern natin ang kalooban ng Diyos, hayaan natin na ang Diyos ay patuloy na kumilos sa ating buhay at baguhin niya tayo unti-unti, araw-araw. At pag nagkagayon, nagkakaroon tayo ng kaliwanagan. So that makikilala natin, makikita natin ang kalooban ng Diyos. And then, pag nagkaroon tayo ng kaliwanagan, nagkakaroon tayo ng alignment. Tumutulong ito sa atin ng ating mga desisyon at mga kilos ay maging o at maging yung mga naisin natin ay maging align sa Diyos. Kung ano yung kalooban ng Diyos, na-align tayo sa kanyang mga kagustuhan. At ito yung nagdadala sa atin ng buhay na maganda, kalugod-lugod at ganap sa paningin ng Diyos. Sabi ni Paul, then you will be able to test and approve what God's will is. That's clarity. His good, pleasing, and perfect will. So kapag ikaw ay na-align sa kalooban ng Diyos, ito'y magdudulot sa iyo ng magandang buhay. Isang buhay na kalugod-lugod at ganap sa paningin ng Diyos. His good, pleasing, and perfect will. Kapag tayo po ay hindi sumasang-ayon sa takbo ng sanlibutan ito, nagkakaroon po tayo ng spiritual growth and maturity. Una po na hinuhubog sa atin ng Diyos, yung pong ating character. Nagkakaroon ng character formation. Ang binagong kaisipan ay isang pundasyon para ma-develop ang kaugaliang katulad ng kay Kristo. At sa paglagong espiritual o spiritual maturity, hindi tayo magmamature kung ang ating kaisipan ay katulad pa rin ng makamundong kaisipan. Nakita nyo ba yung video nung baby siya, nakalampin, pero yung mukha niya ay mukhang 50 years old.
Ang sabi doon sa caption, ito ang mangyayari sa iyo kung ang tagal-tagal mo ng Kristiyano pero hindi ka nagmamature. No? Yung mukha ay mukhang 50 years old, pero yung katawan, baby pa rin. So, hindi siya nagmamature. So, ganun po mangyayari sa atin kung tayo po mga Kristiyano ay hindi magmamature. No? At hindi tayo magmamature kung ang ating kaisipan ay katulad pa rin ng makamundong kaisipan. Kaya sabi ni Paul, baguhin natin. Bukod sa paghubog sa ating karakter, binibigyan din tayo ng lakas ng Panginoon para tanggihan ang mga tukso. Resistance to temptation. Kung ang ating kaisipan ay puno ng mga katotohanan mula sa Diyos, tayo ay mas malakas at may kapangyarihan para tanggihan at pagtagumpayan ang mga makamundong tukso at mga pandaraya ng Diablo. Kaya tayo madaling mahulog sa tukso dahil nananatili tayong baby Christian. Ang sabi ni Paul, dapat tayo lumago. Dapat tayo mag-mature. No? At kung ating kaisipan ay puno ng mga katotohanan mula sa Diyos, tayo po ay mas malakas at mas magiging matagumpay na labanan ang lahat ng tukso na dumarating sa ating buhay. No? So, yan po yung kahalagahan na ang ating kaisipan ay mabago. At hindi po natin magagawa sa sariling kalakasan lamang natin. Ito po ay mangyayari sa tulong at biyaya ng Panginoon. Mangyayari lamang po ito kung tayo po ay magpapasailalim, magpapasakop sa kontrol ng banal na Espiritu. Katulad po ng aking lagi sinasabi, ang dapat laging nakaupo sa trono ng ating buhay ay ang banal na Espiritu, hindi tayo. Mangyayari lamang ang pagbabagong yan kung hahayaan natin ang banal na Espiritu na mag-control ng ating buhay at siya ang maging boss ng ating buhay. Now, ang tanong naman ay how to transform thoughts and attitudes. Paano ba mababago itong kaisipan na ito? Again, hindi po literal na bibiyakin yung ating ulo at papalitan yung ating mga utak. No? Ito pong kaisipan ito ay maaring mabago at ang mga attitudes natin ay maaring mabago na maging katulad ng kung ano ang attitudes ng Panginoon Jesucristo. Una po, dapat ay magbabad tayo sa salita ng Diyos. Immersion in Scripture. No? Magbabad tayo sa salita ng Diyos. Paano ba tayo magbabad sa salita ng Diyos? Dapat meron tayong daily reading and meditation. Paano ka magbababad kung once a week ka lang? So, para kang naglaba, sinawsaw mo lang sa tubig, sinampay mo na. Nandun pa rin yung mga mantsa at dumi. So, para mawala yung mga mantsa at dumi na yan, kailangan ibabad. Kailangan pa nga ikula. So, paano babago yung ating kaisipan at mga attitudes? Kinakailangan nating mag-spend ng time sa salita ng Diyos. Engage with the Bible regularly. Araw-araw tayong magbasa at magbulay sa salita ng Diyos kung gusto nating matransform ang ating mga kaisipan at pag-uugali. Sabi sa Psalm 1:2, but whose delight is in the law of the Lord and who meditates on His law day and night. No? Itong mga awit, araw-araw, umaga at gabi, nag-meditate siya ng salita ng Diyos. No? Day and night, sabi niya. Hindi lang pagbabasa at pag-meditate, dapat din tayong mag-memorize. No? Memorization. Memorize key verses that can guide and reshape your thinking. Baka mamaya, talunin pa tayo ng Diablo pagdating sa memory verse. Baka mas maraming pang memory verse ang Diablo kaysa sa atin. Take note, nung si Jesus, 40 days, doon sa ilang, tinutukso siya ng Diablo, ang Diablo gumagamit ng verse mula sa Bible. So, ibig sabihin, meron siya mga memory verse. Kaya nga sabi ko kanina, baka pagdating sa paramihan ng memory verse, baka mas marami pang memory verse ang Diablo sa atin. Pero meron ditong hindi magpapatalo pagdating sa memory verse. No? Si Marco. No? Go, Marco. No? Na-memorize mo na ba yung ating memory verse noong Thursday?
So pagdating sa paramihan ng memory verse, baka mamaya talunin pa tayo ni Marco. Bukod sa pagbababad sa salita ng Diyos, dapat din tayong mag-spend ng time sa pananalangin, prayer and reflection. Bakit tayo kailangan mag-pray? Kanina, magbabad sa salita ng Diyos kasi ang Diyos sa pamagitan ng kanya salita ay maaari makapangusap sa atin. Ngayon naman, sa prayer, ang Diyos ay, o tayo naman ang makakapangusap sa Diyos. Prayer is a communication with God. Sa ating pananalangin, nagiging align yung ating kaisipan sa kalooban ng Diyos. Sabi sa Philippians 4:6-7, encourage po tayo dito to present our request to God. Lahat ng ating request, lahat ng ating pangailangan, sabi doon sa Philippians 4:6-7, i-present natin, ibigay natin sa Panginoon, ihayag natin sa Panginoon, ilapit natin sa Panginoon. At ito pong verse na ito ay nangangako naman ng kapayapaan. Peace that guards our hearts and mind. Kapag yung ating mga concerns, yung ating mga kabigatan, yung ating mga pangailangan ay inilapit natin sa Diyos, ang pangako mula sa mga talatang ito ay kapayapaan sa ating puso't isipan. Yun po ang ipapalit ng Diyos sa ating kabalisahan. Yung mga bagay na hindi nagpapatulog sa atin kapag inilapit natin sa Diyos, papalitan niya ng kapayapaan para makatulog tayo ng mahimbing. Through prayer and reflection, maaari tayong makapareflect patungkol sa karakter ng Diyos. Mag-spend tayo ng time na basahin, pag-aralan, pagbulayan ang mga katangian ng Diyos para hindi tayo madaling madadala ng mga maling katuruan na dumalaganap sa ating kapanahunan ngayon. Itong mga maling katuruan ito ay pinagsasalpok nila, pinaglalaban nila ang katangian ng Diyos sa Old Testament as a New Testament. Kaya, kung hindi natin alam, kung hindi tayo magre-reflect sa mga karakter ng Diyos, sa kanyang mga katangian, eh madali tayong madadala ng mga napapakinggan nating mga maling katuruan. Kapag hindi ka aral sa Biblia, madadala ka talaga. Kasi pag pinakinggan mo sila, hindi naman lahat na sinasabi nila false. Marami silang sinasabi na mukhang totoo. Pero kung hindi mo babasahin ang Biblia, kung hindi mo titingnan yung konteksto ng kanyang sinasite na verse, yung kanyang pinipitas-pitas na verse, madadala ka talaga. Kasi sa unang tingin, parang totoo naman ang sinasabi nitong taong ito. Pero kapag tiningnan mo yung konteksto nung pinitas niyang verse, kaya hindi lang tayo titingin sa isang verse. Tingnan mo yung mga sinundan niyang mga verses at yung mga sumunod na verses para makuha mo yung kabuuang picture. Meron pang sinasabi ditong community and accountability. Ito po ay makakatulong sa atin para tayo ay patuloy na lumago at patuloy na mabago yung ating o yung takbo ng ating kaisipan. Una na diyan yung fellowship with other believers. Hebrews 10:24-25, hina-highlight po rito yung kahalagahan ng pagdalo sa mga gawain. Dahil sa pamagitan po nito ay nakakatanggap tayo ng mga encouragement, na-encourage po yung isa't isa. Kaya po, napaka-importante na tayo po ay dumadalo sa mga pagtitipon at mga fellowship activities na katulad nito. Dahil dito tayo lumalakas at na-encourage. Kaya, kung ako sa inyo, ganitong gagawin ko. Kung ako ha, pero hindi naman ako kayo, kaya nasa inyo pa rin. Pero kung ako ang nasa katayuan nyo, ganitong gagawin ko. I'll see to it na kapag Sunday, nandito ako. Baka isipin nyo naman, sinasabi lang ni pastor yan, kasi siya ang pastor, di siya pwede umabsent. Pwede naman tayo magpalit ng katayuan. Gusto nyo, palit tayo.
Pero again, kung ako ang nasa inyong katayuan, I will see to it na kapag Sunday, nandi dito ako. Kasi, minsan, dahil sa sobrang busy natin, hindi na nga tayo makapagbuklat ng Bible kapag weekdays. No? Tapos, mag-a-absent pa tayo ng Sunday. So, throughout the week, wala ka na talagang feeding. Hindi ka na nakakain ng buong Sanlinggo. Napakahina mo na. Kaya konting masaling lang ng konti ikaw, eh, tumba ka na. Dapat din tayo magkaroon ng accountability partners. Yan. Have someone who can support, challenge, and hold you accountable in your journey of mind renewal. Yung mga youth at mga young pro, meron sila diyang Jimoba, meron sila diyang best-best, no? At kung ano-ano pa. No? Ito yung mga accountability partners. No? Now, itong ang Jimoba, nakukulang pala sila ngayon, no? Itong Jimoba, kapag nag-witness itong mga ito, ano na tawag sa kanila? Jimoba's witness. So, meron silang mga ganyan-ganyan at ito'y pwedeng gawing mga accountability partners. Halimbawa, yung mga best-best nyo, gawin yung accountability partners. No? Kapag nagsasama-sama, imbes na kung ano-ano yung pinag-uusapan, isama na rin dito sa usapan yung best. Kumusta na ba yung ating devotion? Nakapag-devotion ka ba ngayon? No? So, isama sa usapan yung mga ganon. Best, nakapag-quiet time ka na ba? Pag may mga issues, sa halip na sulsulan si Bes, ipag-pray. Ipag-pray at i-resolve kung ano man yung issue. Kasi kapag nagsulsulan, sa halip mare-resolve ang issue, lalong lumalala. No? So, papasok din dyan yung mga small groups kasi accountability group yan. No? So, kaya nakapa-importante rin na tayo po ay nag-join o sumasali sa mga small groups. Dahil dyan, you can share your life's concerns, your problems. Dyan po natin pwedeng i-share sa mga accountability groups na yan at mga accountability partners. And then, you can pray for each other. No? So, halimbawa, tinanong mo si Bes, kumusta na yung devotion mo? Eto, mga 1 week na nga, di ako nakakapag-devotion eh. Tara, Bes, pray tayo. So, merong nag-check, merong nangungumusta para nare-remind. No? Kasi pag walang nag-remind sa atin, nakakalimutan na natin. No? Nawawala na. No? So, napaka-importante, community and accountability. Be a part of the gatherings, small gatherings man yan o big gatherings, basta gawain ng Panginoon, daluhan po natin. Importante yan at makakatulong sa atin. No. Hindi lang tayo ang nagbebenepisyo dito, kundi tayo rin po ay makakabenepisyo sa iba. Kasi pag makita ka nila, limbawa, makita mo yung best mo, katabi mo, iba, na-encourage ka rin. Pero pagka nakita mo, bakante yung upuan ng best mo, nalulungkot ka rin. So, even, sabi nga ni DMS kahapon, kahit yung presence nyo lang, nakakapag-minister na kayo. Kaya pag tinanong kayo kung anong minister nyo sa church, huwag nyo sasabihin, nakaupo lang. Dahil kahit nakaupo ka lang, nagmi-minister ka. Kahit nakaupo ka lang, ay nakakapagbigay ka ng encouragement at nakakapagpalakas ka ng iyong kapwa Kristiyano. No? So wag nating nilalang kapag tinanong ko, ay, no ministry mo sa church, nakaupo lang. Eh kung wala ka dyan sa upuan na yan, nalulungkot kami. And for some other Christians, nakaka-discourage, di ba? So, lipat tayo ngayon dun sa practical ways paano i-renew yung ating mind.
paano ba baguhin yung ating kaisipan sa araw-araw nating pamumuhay? Number one, of course, is to engage in God's Word through daily devotion. Mag-set na tayo ng dedicated time each day. Yung mga awit nga sa Psalm, sabi niya, di ba? Yung kanyang meditation, day and night. Sa atin, kahit isa lang. Ang importante, meron tayong nakadedicated o dedicated time bawat araw for reading and meditating on scriptures. Mag-check kayo online, ang dami-daming devotional guides diyan. Andiyan yung Daily Bread at iba pang mga guides o devotional guides, no? Ang dami-daming Bible apps at yung mga Bible apps na yan, merong mga reading guides yan. Kung gusto mo daily reading for 365 days, meron. For the whole year, mababasa mo ang buong Bible. Kung gusto mo, for one month, merong guide. No? Makabasa ka ng ilang books for one month. No? So, ang dami-daming gamitin natin, i-maximize natin yung paggamit ng gadget natin para makatulong sa ating spiritual na paglago. And then, meron ding mga study plans dyan. Magkaroon tayo ng isang Bible reading plan or study guide para focus tayo at discipline. Kasi kung wala kang guide, wala kang focus, at kung kailan mo lang maisipan na magbuklat ng Biblia, ganun lang ang mangyayari. Pero kung meron kang sinusunod na guide, ako napupwersa akong magbasa ng Bible araw-araw kasi meron ako sinusundan na guide. Otherwise, kapag hindi mo sinundan, maiiwanan ka. Makikita mo kasi doon kung ilang araw ka nang delayed. No? Makikita mo ron kung ilang araw ka nang hindi nagbabasa. No? So, yung guide na sinusundan ko, nakalay doon, halimbawa, 3 days akong hindi nagbasa, nakalagay doon, 3 days behind. No? So, makikita mo roon kung ilang araw na yung nalaktawan mo. No? No? Ngayon, naghahabol ako kasi parang 8 days behind na ako. No? So, okay lang yun. Huwag ka titigilan. No? Ang importante, tuloy-tuloy. No? Kasi hindi may iwasan, merong time na lalaktaw ka talaga. So, pag lumaktaw, okay lang yun. Mahahabol mo pa yun. No? Huwag lang yung laktaw mo, 12 months na. Mahirap na habulin yun. No? No? Pero, okay lang din. Pwede magsimula uli. No? So, napakaraming mga dyan, online. No? I-maximize natin yung paggamit. No? And then, bukod sa pag-engage sa salita ng Diyos, prayer and worship. Nakakatulong ito ng malaki. Start your day with prayer. Begin each day by seeking God's guidance and strength. Yung nag-testimony nga kahapon doon sa prayer day, yung isang pastor natin, sabi niya, for almost two decades sa kanyang pagmi-ministry, hindi siya nagpipray. Siguro nagpipray siya pag kumakain lang, ganun. Yung mga, pero yung talagang prayer na intentional, hindi niya nagagawa. Pero nag-start siya this year lang, araw-araw, nagpipray siya, at napakalaki yung difference na nakikita niya. Napakalaki yung nagagawa ng araw-araw na pananalangin. So, begin each day by seeking God's guidance and strength. And then worship. Integrate natin yung worship, no, into our daily routine. Gawin natin daily routine yan. Hindi lang pag Sunday magwo-worship. No? Dapat araw-araw tayo nagwo-worship. At hindi lang tuwing kumakanta tayo nagwo-worship. No? Baka akala natin, kapag kumakanta lang tayo ng praise and worship, tayo nakakapag-worship. Lahat ng ginagawa natin, pwede tayo makapag-worship. Pwede natin i-integrate sa ating daily routine ang worship. Whether through music, singing, or silent adoration. Maraming way na masamba natin ang Panginoon. Kung ayaw mong kumanta, magbasa ka ng Psalms. And through the Psalms, worship God. Kasi sa Psalms, madalas binabanggit dito ang mga katangian ng Diyos. At kapag nabasa mo yung katangian ng Diyos, purihin mo siya dahil dito. And then, let us be mindful of media
consumption. I-evaluate po natin yung mga influences. Tingnan natin yung mga pinapalo natin. Ano bang influence ang naidudulot nito sa atin? I-assess natin kung ano ba ang nagiging impact ng mga nakikita natin at pinapanood natin sa social media. Kung may maganda bang influence ito sa atin o wala, o baka sa halip na positive influence, ito pa'y nakakapag-influence sa atin ng mga negative influence. So, i-evaluate po natin yung mga fina-follow natin diyan. Tingnan ninyo ano ba ang naidudulot sa inyo. So I recommend sa inyo, i-follow nyo si Router TV. Matatawa ka habang natututo ka sa salita ng Diyos. Pastor po yun na vlogger. So be mindful. Tingnan natin yung mga sinusunda natin. Sa Philippians chapter 4 verse 8, ina-advise po tayo dito to think about things that are true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, and praiseworthy. Sabi ni Paul, dapat doon nakatutok yung ating isipan. Sa halip na kung ano-anong inilalagay, sinasaksak natin sa ating isipan, ang sabi ni Paul, ang isipin natin ay mga bagay na totoo, malinis, kaibig-ibig, kahanga-hanga, excellent, and praiseworthy. Tingnan natin yung mga positive content instead of negative content. Piliin natin yung mga books na binabasa natin, piliin natin yung mga music na pinapakinggan natin, piliin natin yung mga entertainment na pinapanood natin. Dapat itong pinipili natin, yung mga kapag-uplift sa atin, mga kapag-edify sa ating spirit. Iwasan natin yung mga babasahin o mga music na sa halip na ma-uplift ka, lalo kang madadown. Diba? Nakapakinig ka ng makalungkot na love song. Ano epekto nito sa iyo? Nalungkot ka na rin. Na-depress ka pa. Alam niyo ba yung ibang nagpapakamatay? Nakapakinig lang ng malungkot na love song. So, piliin natin. Instead of negative content, yung may positive content. Minsan, obvious na yung lyrics ng song, pero dahil maganda yung melody at yung tugtugan, pinapakinggan natin. Ang hindi natin alam, nakaka-influence ito sa ating pag-iisip. At ginagamit ito ng diablo na foothold. At yung foothold na yan, later on, magiging stronghold. Hindi mo na mamalayan, alipin ka na ng diablo. Kaya may mga nadidepress, may mga nalulungkot, and for no apparent reasons, nagpapakamatay. So be careful. Mag-ingat po tayo. Hindi lang sa mga kabataan, kundi even sa ating mga adults. Kasi lahat tayo exposed dito. So, piliin natin. Para kang kumakain ng isda. Piliin mo lang yung laman, tanggalin mo yung tinik. Sino ba naman loko-lokong kakain ng tinik? Alam mong mapapahama ka. No? Maliban na lang kung pinanganak kang suhi. Okay, may pusa ka, nakakamuting lalamunan. Nakakatulong din kapag tayo ay nagsusulat. Journaling and reflection. Daily journaling. Isulat natin yung mga thoughts, yung mga naisip natin, yung mga prayers natin, yung reflections natin mula sa salita ng Diyos. Isulat natin. Kahit na sa maliit na notebook, o kahit doon sa inyong gadget, sa inyong cellphones, may ano dyan, may notes dyan. Yung notes ko dito, gamit ko. Lahat ng mga naiisip ko, minsan nakaupo ako, may naiisip ako, para hindi ko makalimutan, nilalagay ko doon sa notes. Minsan may nakita ako magandang mga babasahin, kinaka-copy-paste ko. Para pwede kong balikan at basahin uli. Kasi madadaanan mo lang yan.
Pag nadaanan mo na, wala na yun. Pero kung isinulat mo, o kaya, kinopy-paste mo doon sa notes, pwede mo siyang balikan at basahin. And then, lagi tayong mag-reflect sa buong maghapon. At the end of each day, reviewin natin yung mga inisip natin, yung mga ginawa natin. Reviewin natin lahat ng nangyari throughout the day. Reviewin natin. Ito bang aking inisip? Ito bang aking mga sinabi? Ito bang aking mga ginawa? Ay ayon ba sa kalooban at ayon ba sa katotohanan mula sa salita ng Diyos? Kung merong hindi ayon, ibig sabihin, hindi gusto ng Diyos yung ginawa natin, inisip natin, o sinabi natin. Confess. So, napaka-importante na at the end of the day, nagkakaroon tayo ng reflection. So, mga kapatid, renewing your mind is essential for living a transformed and God-honoring life. Ito po'y nangangailangan na yung ating sarili ay ibabad natin sa salita ng Diyos. Mag-engage tayo sa prayer. At pwede rin tayong humingi ng tulong mula sa ating mga kapwa kapatiran by having accountability partners. And then, be mindful of the influences around us. Tingnan natin yung mga bagay na nakaka-influence sa atin. Kapag negative ang influence, itigil lang natin yan. Kapag yung influencer o yung blogger na fina-follow natin ay nakakapagdulot sa atin ng negative influence, i-unfollow na natin. Tigil na yan. Dahil mababaon ka lang. Sa halip, ang ikip natin yung mga nagdudulot sa atin ng mga positive influence. As we commit to this process, we will discern God's will more clearly and align our lives with His purposes. So, ma-align tayo sa layunin ng Diyos sa ating buhay. So, let us be diligent in renewing our minds, trusting that God will transform us to reflect His glory more and more. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, lumalapit po kami sa inyo na ang aming mga puso ay puno ng pasasalamat mula sa katotohanan at wisdom ng inyong salita. Salamat po sa pagpapaalala sa amin sa kahalagahan ng pagbabago ng aming kaisipan upang sa gayon ay ang aming buhay ay patuloy na mabago at ang aming buhay ay ma-align sa inyong kalooban. Panginoon, kino-confess po namin na madalas ay nakikiayon din kami sa takbo ng sanlibutang ito. At hinihingi namin, Panginoon, hinihiling namin na patawarin niyo po kami sa mga bagay na ito. At hinihiling po namin na bigyan niyo po kami ng kalakasan na baguhin ang mga bagay na ito sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na magkaroon kami ng commitment na sa bawat araw magkakaroon kami ng renewal ng aming minds sa pamagitan ng inyong salita at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na gumagabay sa aming kaisipan. Hubugin niyo po yung aming mga attitude. I-mold niyo po yung aming mga karakter na maging katulad po kami ng Panginoong Jesucristo. Nawa, Panginoon, ang aming iisipin, ang aming hahanapin, higit sa lahat ay ang katotohanan at hayaan niyo po na ito po ay mag-reflect sa bawat aspeto ng aming buhay sa bawat araw. Panginoon, dinadalangin po namin na magkaroon kami ng malalim at pangmatagalan na pagbabago sa aming mga buhay. Empower niyo po kami, Panginoon,
na kami po'y manindigan ng matatag laban sa mga pressures at mga influensya ng mundo. Bigyan niyo po kami ng katapangan para ipamuhay ang aming pananampalataya. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kalakasan na kami po'y manindigan sa aming pananampalataya upang ang aming mga buhay, Panginoon, ay maging magandang patotoo ng iyong kabutihan at biyaya sa aming buhay. Mamaya po sa pag-alis namin sa lugar na ito, hayaan niyo po na inyong salita ay patuloy na kumilos sa aming mga puso. Renew our minds, renew our spirits, and renew our commitment to follow you wholeheartedly. Nawa po, sa paglabas namin sa lugar na ito, we will go forth with renewed purpose and passion to live for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Nawa po, tayo pong lahat ay napagpala sa isang napakagandang mensahe na ibinahagi ni Pastor. At alam ko po na tayo ay na-remind at tatamaan sa mga mensahe sa araw na ito. So sa aspeto naman po ng ating pera, pagbibigay, ano po ang ating pagbabago ng ating isipan? Kapag ba tayo nagbigay kay Lord, ibabalik ba ni Lord din ng yung ibinigay natin sa Kanya? Of course! Kahit hindi natin sabihin kay Lord yun, ibinabalik ng Lord yun ng siksiklik-lik pa sa Kanya. Sa ating mundo ngayon, napakamarami talagang ino-offer ang mundo para tayo ay maninlang at tayo ay malihis sa totoong dati na dapat nating i-priority ang ating Panginoon na ating pinaglilingkuran. Kaya naman sa akin, sa habang pinakikinggan ko siya, habang nag-preserve si Pastor, sabi sa akin ng Panginoon, napakahalaga talaga na tayo ay mag-fix on eyes sa Lord. At magpatuloy talaga tayo mag-serve sa Panginoon at patuloy na lumapit sa Kanya every day, every moment of our lives. Kasi hindi talaga natin kaya, parang ganun. Sa dami nating pinagdadaanan, minsan talaga nakakalimutan natin, Lord, malapit tayo sa ibang tao, pero hindi natin alam na si Lord, the best nating dapat lapitan. So yun, kaya naman sabi doon, seek first muna si Lord. Unahin muna natin si Lord eh. Everything na ating makakamtan naman yun. Kasi kahit si Lord, sinubukan din siya, di ba? Sabi ng Satan sa kanya, pinapunta sila dun sa taas ng ng bundok. Iaalay ko sa iyo 'yan. Sabi sa kanya, sabi ng Lord, hindi ko 'yan kailangan, 'di ba? Sabi ng ganun, lumayas ka Satanas. So tayo rin ay dapat maging wise, sabi ng Panginoon. So sa ating pagbibigay naman, kung dadako naman tayo sa ating pagbibigay, ano ba ang ating motibo sa ating pagbibigay sa Panginoon? Sana mabago din ang ating puso at isipan na tayo ay nagbibigay dahil nagpipilitan tayo o dahil lang, obligasyon ko magbigay sa Panginoon. Not. Kaya tayo nagbibigay, that we remind us that we respond our grateful sa ating Panginoon na lahat ng bagay na nasa atin ay dahil lang sa Panginoon. Ang ating trabaho, ang ating mga blessing ang tatanggap, nakikita o hindi man nakikita, malilit o malalaking bagay ay dahil sa Panginoon yun. So, patuloy tayo magpasalamat sa Panginoon at alam ko po na bago pa tayo dumating dito, meron na tayong inilaan sa Panginoon. Praise God! Kaya naman, bilang response sa atin at tugon natin sa pasasalamat sa Panginoon. Alam ko na sa pagdako natin dito, ang ating puso at isipan, inalay na natin sa Panginoon. Ang inyong panahon na kayo ay dumako dito, sabi nga ni Pastor, ang ating presensya ay napakahalaga. Higit sa Panginoon na tayo ay mag-gather dito. At higit sa kapag nagkakaloob din tayo, isa ding way yon na tayo ay tumutugon, nagre-response din na tayo ay tumutulong sa gawain ng Panginoon. So, nawa, sa mga oras na ito, tayo ay meron kagalakan sa ating puso na magkaloob sa Panginoon at bilang pasasalamat at pagsamba sa Kanya. Kaya tayo po ay lumamit na lamang po sa harapan at bilang pasasalamat sa ating Panginoon. Praise God. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me. Okay, will you do that?
Praise God. Tayo po ay muling manalangin. Once again, Lord, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa aming napakinggan na mensahe mula sa iyong lingkod, Panginoon, si Pastor Rabi. Salamat, Panginoon, na refresh muli ang aming mga isipan ng aming puso. Na ikaw talaga, Lord, ang pinakamahalaga sa aming buhay. Unahin ka lamin namin sa aming buhay, Lord God. Everything must follow, Father God. Mahirap man, Lord God, ang aming mga napagdadaanan. Hindi namin alam ang sitwasyon ng bawat isa. Pero kung kami ay patuloy na lalapit, mananalig sa inyo, magtitiwala sa inyo, sa aspeto ng financial, Lord God, dinideclare na namin, Lord God, everything we supply our needs, Lord, every day, Father God. Alam ko po, Lord God, na sa panahon na namin, Lord God, ay tunay nga po, nakakaranas kami ng kakulangan, ngunit ikaw ang nagpupuno. Kung kami ay nanghihina, ikaw, Lord, ang kalakasan namin. Patuloy kami, Lord God, na kumapit sa inyo, Panginoon, at salamat sa mga blessing na natatanggap namin. Igit, Lord, sa provision mo every day, sa protection mo, Lord, every day, to sustain our strength na kapag makapagtrabaho kami, Lord God. Lord, salamat dahil nagpapaalala ka na sa iyo lamang matatagpuan ang lahat ng bagay. You are the ultimate sources of everything, Lord God. At salamat din po, Panginoon, dahil ang aming puso ay patuloy mong turuan, tulungan, Panginoon, na maging grateful sa iyo, maging thankful sa iyo, Lord God, na ano man ang aming sitwasyon, mahirap man o masaya, maligaya o magaan, Lord God, ikaw pa rin, Lord, ay aming kasama, Panginoon. Ang bawat isa ay i-bless mo, Panginoon, anuman ang kanilang sitwasyon, patuloy kang manguna, Lord God, sa aming buhay, Panginoon. Maging sentro ng aming buhay, maging sentro ng lugar na ito, Lord God. At ang aming inalay ay bilang response ng aming pagmamahal sa iyo. Hindi dahil na kami ay napipilitan, Lord God, dahil mahal ka namin at bilang bahagi ito, Lord God, na ibinigay mo sa amin, Lord God. Kaya naman, Lord God, ibalik mo ito sa kanila ng siksikliglig at umaapaw, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa mga taong ginagamit mo at nagliling ko dito sa bahay sambahan na ito, Panginoon. Patuloy mo ibalik sa kanila, Lord God. Hindi namin man ito nakikita, Lord God. Kayo lamang, Lord God, ang nakakakita nito, Panginoon. I-bless mo po sila, Panginoon. At ang bawat isa, Lord God, ay patuloy mo bigyan ng kalakasang spiritual, physical, Lord God, o sa mga nanghihina, Lord God, at nangangailangan ng kagalingan, Lord God, patuloy mong ipagkaloob to sa bawat isa, Lord God. At patuloy na bigyan mo kami ng kapayapaan ng aming puso at isipan sa bawat araw na magtiwala sa inyo at patuloy na mag-aral ng iyong salita, Panginoon, at manalangin, Panginoon. Ito lamang ang key para, Panginoon, magkaroon kami ng katagumpayan sa bawat araw na pinaihintulot mo ang mga pagsubok sa amin, Lord God. Kaya naman, maingat na ibinabalik namin, Lord God, ang lahat ng pasasalamat at pupupuri sa kadakilaan mo sa aming buhay, Lord God. At wala nang ibang karapat-dapat na itaas, kundi ang pangalan mo lamang. In Jesus' mighty name, amen and amen. Praise God. To God be the glory. Good morning po sa bawat isa and praise God dahil muli ay naririto tayo upang i-worship ang ating Panginoon. Are you blessed? Na-blessed ba tayo sa message? Napakaganda po ng message ng Panginoon. Isa sa na-encourage ko yung makita lang natin ang bawat isa is ano na tayo, andun yung ating joy, no? At excitement. So, praise God sa araw na ito at pinapasalamatan ko po ang mga kapatiran natin na ginamit ng Panginoon sa araw na ito sa ating call to worship. At the same time, nag-worship leader din siya si Vanessa Asas. Scripture reading natin si Miguel Obmerga. Call to offering naman si Sister Leisha Galito. At ang ating nag-speak sa araw na ito ay si Pastor Rafi Manang. So, palakpakan naman natin ang ating mga lingkod ng ating Panginoon. And then, ang ating worship team sa backup, si Sister Leisha. Sa guitarist, si Joseph. Bass naman, si Jermaine. At nag-keyboard, si LJ. Sa drummer naman, si Jasper. So, maraming salamat sa inyo. And also, ang ating church activities,
sa ating prayer meeting, huwag po natin kalimutan, every Wednesday at 8 p.m. So, napakahalaga po ng pananalangin sa ating buhay. So, sama-sama po tayong manalangin every Wednesday. And then, Youth Connect every Saturday at 5 p.m. So, kahapon po ay namasyal po ang mga kabataan. So, salamat kay Ate Cathy at kay Pastor Vlad na sila po yung nag-lead sa ating mga kabataan. And then, sa children, Sunday School naman, mamaya po ay meron po tayong ministry para sa mga bata, no? Sunday at 3 p.m. So, salamat sa nag-sponsors last Saturday si Sister Jenny Taton. And then, mamaya naman, ang mag-sponsor sa atin ay si Jonel. Yan. Si Teacher Jonel Aklan. Ayun pala. So, dito kasi ako nakakatingin. So, sa 11 naman, si Sister Mansuet Miguel. At sa 18, si Sister Edith Toledo. At sa 25 naman, Mercy Lozada. So, month of ano yan? August. So, maraming salamat sa mga nag-i-sponsor sa atin. So, kahapon nga ay nagtatanong yung mga bata, meron po ba? Then sabi ko, balik na lang kayo bukas. So, yung mga bata talagang excited sila. 2:30 pa lang, kasi 3, di ba? So, 2:30 pa lang, nandito na sila, nauna pa sila sa mga teachers nila. So, yun, ganun ka-excited ang mga bata. So, habang sila ay maliliit pa, ay talagang turuan natin sila sa mga salita ng ating Panginoon. Okay, and then, magkakaroon po tayo ng Marriage and Family Life Seminar. So, ang ating speaker dyan ay walang iba kundi ang ating District Ministry Supervisor, si Reverend Noel Erese. Yung nagpunta po last 2 weeks ago. Ang date po ay sa August 17, Sabado ito, 8 a.m. hanggang 3 p.m. So, meron tayong registration fee na 300 pesos per couple na ito. Ang venue ay sa Cells Alive Christian Fellowship. So, sa lahat po ng couple dyan, iniimbitahan ko po na umatin po tayo. Malaking bagay po ito upang ang ating relationship sa ating bilang mag-asawa ay lalong lalalim at lalago. Okay. Ngayong August, ang mga mag-birthday, ang babatiin ko lang po muna ay ngayong week. Sa August 8 is si Pastor Alfred Mendoza. Hindi po natin siya nakakasama dahil happy nasa Palawan na po siya naka-assign. And then, August 10, si Kuya happy Benji birthday, Soriano. So, yan. Happy birthday sa August 10. So, ilang taon ka na, Kuya Benji? So, yun po. Maraming salamat po sa ating lahat at ngayon po ay tatawagin ko na si Pastor Rapi para po sa ating communion. Okay, tayo po ay tumayo at sabayan niyo po ako sa isang awitin, The Wonderful Cross. Sorry.
change my life, my soul, my world. It's the beauty and the shame. It's the glory of His name. Oh, the wonderful cross. Oh, the wonderful cross. Bids me come and die and find that I may truly live. Oh, salamat po, Panginoon, sa inyong cross na kung saan kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na kami po ay makapanumbalik sa Diyos Ama. Salamat po, Panginoon, sa iyong sakripisyo sa cross. Sapagkat sa pamamagitan nito, kami po ay nalinis at napatawad sa aming mga kasalanan. Hayaan niyo nga po, Panginoon, na patuloy ka naming sambahin sa Espiritu sa katotohanan at sa pamamagitan po ng inyong banal na hapunan, Panginoon, na aming pagsasalusaluhan ay patuloy ka naming makasama sa aming kalagitnaan, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga karumihan at nawa nga po sa mga oras na ito, kami po ay magiging karapat-dapat sa pagsalo sa inyong banal na hapunan, Panginoon. Sa pagtanggap po namin ng tinapay at ng Diyos na isisimbolo sa inyong katawan at dugo, nawa, Panginoon, ay mapagpala ang bawat isa. At makamtan po namin ang kalakasang espiritual upang kami po ay patuloy na magtagumpay sa bawat araw ng aming buhay. Gayun din po, Panginoon, ang kagalingan sa mga karamdaman ay igawan niyo po sa mga may karamdaman. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa mga elemento, ang tinapay, sisimbolo sa inyong katawan na nabayubay sa krus, at ang Diyos na nagsisimbolo sa dugo na naglinis sa aming mga kasalanan. Pagpalain niyo po ang mga ito, at sa lahat ng tatanggap ng mga ito, Panginoon, ay makamtan din nila ang pagpapalang nagmumula sa inyo. Itong mandalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po tayong makaupo, at habang nakaupo po kayo diyan ay kakaroon po tayo ng responsive reading, no? So, makikita po kayo diyan. Kapag minister nakalagay, ako po yung magbabasa. At may nakalagay na people, yun po yung sa inyo. Okay? Simulan po natin. Beloved Christ, the gospel tells us that on the first day of the week, Jesus Christ was raised from the dead, appeared to Mary Magdalene, on that same day, sat at the table with two disciples, and was made known to them in the breaking of the bread. This is the joyful feast of the people of God. Men and women, youth and children, come from the east and the west, from the north and the south, and gather about Christ's table.
Let us confess our sins before God and one another. Almighty God, have mercy on you, forgiving you all your sins through our Lord Jesus Christ. Strengthen you in all goodness, and by the power of the Holy Spirit, keep you in eternal life. Amen. The Lord be with you. And also with you. Lift up our hearts. We lift them to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right to give our thanks and praise. It is indeed right, our duty and our joy, always and everywhere, to give thanks to you, Father Almighty, Creator of heaven and earth. Through Jesus Christ our Lord, who on the night he was betrayed, took bread, gave thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take and eat, this is my body given for you. Do this in remembrance of me." After the supper, he took the cup, gave thanks, and gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the new covenant, poured out for many for the forgiveness of sins. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Pour out your Holy Spirit on us gathered here, and on these gifts of bread and wine, make them be for us the body and blood of Christ, that we may be for the world the body of Christ, redeemed by His blood. The gifts of God for the people of God, take them in remembrance that Christ died for you, and feed on Him in your hearts by faith with thanksgiving. Pwede na po tayong tumayo at kumuha ng tinapay at juice. Sige po, pwede na po natin simulan. Itong aral ay tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabi siya ay ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiraperso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Tanggapin natin lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo.
Gayun din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, sa paglapit po namin sa inyo sa mga oras na ito, kami po ay puno ng pasasalamat sa aming mga puso. Salamat po sa pagpapala at sa fellowship na nagkaroon po kami sa araw na ito. Hinihiling po namin ang inyong presensya at ang inyong paggabay sa buong maghapon na ito. At kami po'y nagtitiwala na ang inyo pong pagpapala ay patuloy na sa amin, Panginoon. Panginoon, sa amin pong pagtatapos sa pananambahang ito, hinihiling po namin na patuloy niyo pong ibuhos ang inyong espiritu sa bawat sa amin. Dinadalain ko po na palakasin niyo po ang aming pananampalataya, palalimin niyo po yung aming pagkaunawa at patuloy po na kami po ay tulungan niyo ng aming commitment sa inyo ay patuloy na i-renew namin sa bawat araw na kami po ay laging magkukumit na sumunod sa inyo sa bawat aspeto ng aming buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na yung pong mga natutunan namin sa mga oras na ito ay dadalhin namin sa aming araw-araw na pamumuhay at ito po'y aming isa sa buhay. Dalain ko nga po, Panginoon, na bigyan niyo po ng kapayapaan at pag-iingat ang bawat isa sa pag-alis po namin sa lugar na ito. Punuin niyo po ang aming mga puso ng pag-ibig na nagmumula sa inyo at ang aming kaisipan ng wisdom, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Upang sa gayon kami po ay mga magiging magandang halimbawa ng inyong biyaya at katotohanan sa mundong ito. Gabayan niyo po yung bawat hakbang namin at nawa po ay patuloy po kaming magiging mas malapit sa inyo, Panginoon. At paalalahanin niyo po kami palagi na kanyo po ang aming uunahin sa bawat araw sa paggising namin sa umaga, na hindi po kami magpapalipas ng buong maghapon na walang panalangin at hindi kami nakapagbulay sa inyong salita. Nawa nga po, Panginoon, ilagay niyo po sa aming puso ang desire na sa bawat araw magkakaroon po kami ng pagnanais na makapiling ka sa pamagitan ng pananalangin at pagbubulay sa inyong salita. Salamat po sa inyong presensya, sa inyong pag-ibig at sa inyong walang hanggang awa, Panginoon. Nawa nga po ang inyong kalooban ay patuloy na mangyari sa aming buhay, Panginoon, sa bawat araw. At ang bawat isa, Panginoon, ay patuloy niyong pakaingatan at pagpalain. Ito nga po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you all. Magandang tanghali po sa inyo lahat.